Mayroon akong konting tip sa inyo, no? Paano nga ba kumita ng extra income dito sa Italia? Kung halimbawa nandito na kayo, tapos gusto nyong kumita ng extra. Kasi karamihan ng mga bagong dating dito sa Italia, talagang hindi pa muna talaga magkakaroon ng trabaho, mga katropa. Mga katropa, mapagpalang araw sa atin lahat. Mayroon akong konting tip sa inyo, no? Paano nga ba kumita ng extra income dito sa Italia? Ayan, papakita ko sa inyo kung ano ang dapat nyong gawin. Kung halimbawa nandito na kayo, tapos gusto nyong kumita ng extra. Kasi karamihan ng mga bagong dating dito sa Italia, talagang hindi pa muna talaga magkakaroon ng trabaho, mga katropa. Dinanas ko yan. Kasi pagdating mo dito sa Italia, hindi ka agad makakakuha ng trabaho kasi hindi ka pa marunong magsalita ng Italiano. Kaya dapat marunong kang dumiskarte. Kung halimbawa mayroon kayong mga kakilala o mga kamag-anak dito, siguro mayroon silang mga amo na may mga garden. Yan. Dapat dyan pa lang sa Pilipinas ay marunong na tayong mag-garden, no? Tsaka ugali naman talaga natin mga Pilipino na talagang magsasaka. Mga kahit anong trabaho, kaya natin, no? Kaya, ayun, may konting tip ako sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito. Yun, tulad ko, nung bago pa lang ako dito, hindi talaga ako pa marunong magsalita ng Italiano. Kahit hanggang ngayon, hindi naman talaga. Nakuha lang sa diskarte. Diskarte lang talaga. Ngayon, ang ginagawa ko, mga katropa, yung mga amo ng biyanan ko, mayroon silang malaki ang bahay nila. Ngayon, pinapalinis nila sa akin yung garden nila. Kaya, kumikita ako. Ang bayad nila sa akin doon ay 10 euro per hour. O, 10 per hora. Ngayon, dito, sa boss ko, hindi ako naniningil sa kanya ng per hours sa pagtatanim. Kasi marunong naman siya magbigay sa akin. Hindi ko siya pinipresyuhan, kundi siya mismo ang nagbibigay sa akin. Na tulad nung ito, mayroon akong tinanim dito na kalubasa. Binigay niya ako ng 20 euro. Ngayon, hindi na masama yun, mga katropa. Kasi kahit hindi niya ako bigyan ng 20 euro, meron naman akong monthly na sahod sa kanya. Diba? So, masahod ako sa kanya monthly. Ngayon, yung mga pinapautos-utos niya lang sa akin na ganun, pagtatanim dito, ay parang libangan na lang namin dalawa. Pagka namunga na yung mga tinanim ko, mga katropa, hati-hati kami. Mag-harvest ako ng sarili ko, harvest siya ng sarili niya. O dadaling ko yung na-harvest ko sa bahay. Tapos, parang tulong na rin yan lang sa akin yun. Yun. Ngayon, ang tip ko sa pag talagang gustong pumunta dito, yun, dapat masipag, dapat talagang yung ugaling Pilipino na magsasaka. Talagang yung hindi, kung hindi kayo magsasaka, siguro naman mga katropa, sa Pilipinas pa lang ramdam na nakaranas na tayo ng hirap, no? Kaya pagdating natin dito sa bansa na pupunta natin, halimbawa ikaw pupunta ka dito sa Italia, dapat hindi agad tayo lumaki ang ulo na nandito ako sa bansang ito, hindi na ako kailangan magtrabaho ng pangmahirap. Kakamali kayo doon, katropa. Dapat hindi tayo marunong makalimot sa mga nalipas natin. Dapat marunong tayong lumingon sa ating pinanggalingan, mga katropa. Kaya ako, nagtatanim-tanim ako ng mga ganito kasi laking tulong. Tapos ayun nga pala, yung pagga-garden talaga dito ay magandang trabaho yun.
maganda talaga. Kasi 10 euro per hour. So, malaking bagay yun. 500 sa atin yun, mga katropa. Biruin mo, ikaw, magtatrabaho ka dyan sa Pilipinas. Magkano ang isang oras mo? Tanungin mo sarili mo. Dito, kahit nasabihin mong magagarden ka dito, 10 euro, 500 yun, mga katropa. Isang oras lang, 500 na agad. 500 pesos. Kaya, malaking tulong, di ba? Kaya ito ngayon, papakita ko sa inyo mga tropa. Yung mga itatanim ko ngayon, popcorn. Boss ko, tanim ko daw, sabi niya sa akin. Dito tayo. Malilim kasi mga katropa, kaya, ano? Ayan. Ayan mga katropa, tatanim ko. Mais. Mais the popcorn. Italiano kasi. Oh. Mais the popcorn. Ayan. Ngayon, wala akong kalabaw dito para mag-araro dito sa ano, bubungkalin tong ano, bubungkalin ko na siya ng mano-mano. Yeah. Ayun, may pabungkal ako doon, gagamitin ko. Kaya, titignan natin kung ano, titignan natin kung ilang buwan to bago, bago mamunga. Kasi, ayun, sa probinsya naman kasi namin dati, lolo at lola ko, nagtatanim ng ano, ng mais. Kaya, eh, 3 months yata to bago maani. Oh. Hindi ko lang ano, hindi lang ako sure ha. Hindi ako nagmamarunong. Basta ano lang, alam ko 3 months to 4 months yata. 'Yon. Mga tropa, umpisa na natin para matapos na agad 'to. 'Yon. Ito. Susuot muna tayo ng gloves para hindi tayo mamaltos. Kasi mano-mano gagamitin natin eh. Ay mga katropa, ito na yung sayote na ano, tumubo na, ano na, lumaki na, ayun o, kaya lang ha, pakakita ko sa inyo, diba, tumubo na siya, yan, ito pala ang ano, pag nagtatanim mo ng sayote, ano ba pakita to, likot, dapat bubungkalan mo siya ng ano, bubungkalan mo siya ng malalim. Dapat bubungkalan mo siya ng pabilog na malalim para pag nagdilig ka, andun lang yung tubig, hindi matatapon. Kaya yun mga tropa, ayun na, magbubungkal na ako. Yun, ito gagamitin natin pang bungkal, wala kasi tayong kalabaw eh. Kaya, katropa. Wala. Kapoy. Kapoy. Nakabunggal na ako ng kalaking di pa. Hindi nga lagad ako. Iba na pagka iba na pag tumatanda katropa. Para tuloy tayo.
Okay, katropa. Siguro tama na muna yun. Mga 2 dipat kalahati. Pwede na siguro. Ano na lang, agwatan ko na lang ng tigi isang dangkal. Pagtatanim ko. Para magkasya lahat. Kasi, Sabado ngayon, hanggang ano lang ako dito. Hanggang 2:30 lang ako, pero lagpas 2:30 na siguro. Kaya, okay lang naman sa akin kahit umuwi ako sa amin ng ano, umuwi ako sa amin ng 3:00. Kasi nilalakad ko lang naman. Yun, mga katropa, papakita ko sa inyo yung binungal ko, ha? Yun, mga katropa, natapos ko nang itanim yung mais. Ngayon, okay na, tapos na ako. Siguro next time, meron na naman siyang iuto sa akin. Hindi ko lang alam kung ano ipapatanmin sa akin. Ang nabanggit niya lang sa akin kanyang umaga, kamatis daw. Pero yung mga kamatis kasi dito na itinatanim namin, yung malalaki pa sa kamao ko. Mga katropa, papaalam mo na ako, no? Hanggang sa muli, mga katropa. Samahan nyo ako sa aking munting channel. Kung ikaw, bago ka palang sa channel ko, siguro nagtataka ka kung anong meron content meron ako. Ang content ko nga pala, mga katropa, kung ano yung mga pangyayari sa buhay ko dito bilang isang OFW. Kung ano yung mga ginagawa ko, kung ano yung mga pinagkakakitaan ko, ay yung minsan na nako-content ko sa channel ko. O talagang yun ang content ko sa channel ko. Kung nagustuhan mo ang video kong ito, paki-like na lang, mga katropa, at huwag kalimutang i-subscribe ang channel ko. At syempre, i-share nyo na din, di ba? Mga katropa, hanggang sa muli po. Kita-kits po tayo.